the municipality of Kabakan in the province of Cotabato. This is the voice of an ISO-certified university. University of Southern Mindanao. DXVL 94.9. Cool FM. An affiliate of the state-run radio network. Philippine Broadcasting Service. PBS. Narito na ang School on the Air on Organic Agriculture Production ng ATI Region 12. Mga serye ng mga teknolohiya at impormasyon tungkol sa pagsasakang organiko. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng 94.9 FM DXBL Cool FM Kabakan, 94.3 FM DXJR Power Radio Midsayop at 98.7 FM Aniat Kita Teleradyo. Mga bagong kaalaman sa pagsasakang organiko, talagang panalo! Ang School on the Air on Organic Agriculture Production ay hatid sa inyo ng National Organic Agriculture Program at ATI Region 12. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa Farmers Contact Center sa 0920-946-2474. Ayan, kayo ay nakikinig sa School on the Air on Organic Agriculture Production. Panalo sa pagsasakang organiko. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng gulay, prutas, livestock at poultry sa probinsya ng North Cotabato. Pamahalaan at pribadong sektor. And ako po si JL Oman, Information Officer 2 ng ATI Region 12. At kami po ay nakabase sa San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Isang panibagong umaga na puno ng pag-asa, mga ka-agri-eskwela. Ito ang School on the Air on Organic Agriculture Production. Mga serye ng mga teknolohiya at impormasyon tungkol sa tama at wastong pamamaraan sa pagsasakang organiko. Ang School on the Air po natin ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Region 12, sa pamumuno ni Direktor Abdul Aydayaan at Assistant Center Director Dr. Jesse V. Bildea. At sa pamamagitan din po ng Organic Agriculture Program, sa pamumuno ni Sir Johnny H. Pasakyan at Ma'am Shirley Bildea. Katuwang din ang mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Cotabato sa pamamagitan ng City at Municipal Agriculture Offices ng Pikit, Pigkawayan, Alyosan, Libungan, Midsayap, Alameda, Kidapawan, Makilalam, Lang, Magpet, Antipas, Carmen, Kabakan, Matalam, President Rojas at Banisilan. Tayo po'y napapakinggan tuwing Huwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa himpilan ng 94.9 DXVL Cool FM USM Kabakan. Napapakinggan rin po tayo sa 94.3 DXJR FM Midsayap at 98.7 Ani at Kita Teleradyo. At live rin po tayo napapanood sa Facebook page ng Agricultural Training Institute Region 12. And alam ko pong excited na po kayo ngayong araw. Ano? Ulit bago po yan. May mga announcements po tayo ngayong araw. Ang Agricultural Training Institute po ay naghahanap ng mga bagong scholars. Ito po ay ating Educational Assistance for the Youth or EC Agri Scholarship Program. Ito'y naglalayong ma-encourage po ang ating mga kabataan na mag-enroll sa mga agriculture-related courses. Ito po'y bukas sa lahat po ng mga kabataan po natin na incoming first-year college students. As long as kayo po'y isang anak ng mga magsasaka na rehistrado sa RSBSA o tinatawag po nating Registry System for Basic Sectors in Agriculture.
Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumungo sa aming official Facebook page at i-click ang link para po sa mga dagdag na mga requirements. At magandang balita para sa mga agricultural extension workers po natin. Ang ATI ay naghahanap rin po ng mga scholars para sa tinatawag po nating Educational Grants for Extension Workers or EDGE. Ito po'y para sa mga AEWs na nagbabalak po na mag-aral ng masteral at doctorate degrees. Ito po'y bukas para sa mga AEWs ng iba't ibang mga munisipyo sa agency ng Department of Agriculture, iba't ibang SUCs or State Universities and Colleges. Dapat po ang inyong kukunin na masteral or PhD program ay related sa agrikultura. Para sa karagdagang impormasyon, maaari po kayong tumungo sa aming official na Facebook page at i-click po ang link para sa mga dagdag na requirements. Ayan na, nagpapa-shoutout attendance po sa lahat ng SOA enrollees. Rogelio Ontoy Cloud from Gayola, Kidapawan, presently listening over Cool FM. And good morning sa mga SOA student coming from Mrs. Jessalago ng Magpet. Ayan, nung nakarang linggo ay tinalakay po natin ang pamamahala ng organikong mga gulay. Nakasama natin dyan sa dalawang episode natin si Sir Johnny H. Pasakyan, ano? And for sure, napakarami po nating natutunan sa episode na po yan. Pero bago yan, ay gusto ko lamang pong batiin ang lahat po ng nanunood sa ating Facebook Live. Good morning, Ma'am Ami Aguanan. Watching from Barangay Luwayon. Ayan, Vegetable Farmers 32 na SOA enrollees natin. And good morning everybody watching from Alameda, si Ma'am Emily Alpas Quisote. And of course, ever supportive from Busikong Greenland, Upi, Maguindana. Good morning sa iyo, Ma'am Ida P. Musa. And of course, from Arakan Valley Complex Project Management Office ng Antipas Cotabato. Good morning sa iyo, Sir Jason Evangelio. And bago tayo magsimula sa ating panibagong matututunan ngayong araw, mga ka-agri, labas na po ang inyong mga ballpen at papel dahil nga po'y nakatakdang magkakaroon tayo ng pangalawang o ikalawang pagsusulit ngayong araw. Ayan, ilabas po inyong mga notebook at ballpen at lagyan na po natin yan ng numerong 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan, huwag na po nating patagalin pa. Simulan na po natin ang ating ikalawang pagsusulit ngayong araw. Ayan, para sa unang katanungan sa ating ikalawang pagsusulit. Ayan, ito po yung nag-a-assess sa ating mga SOA enrollees kung talaga bang sa mga previous episodes ay nakapag-take note man lang o kung kaya yan na-retain yung mga natutunan natin sa iba't ibang episodes. Matatandaan natin na nagkaroon na tayo ng unang pagsusulit po natin at ngayon ay pangalawa na po natin. Ayan, for our quiz number 2, question number 1. It is called the removal of the lower lateral or branches to facilitate vine growth at the top of the trellis. A. Vine training, B. Pruning, C. Trellising, D. Marketing. Ayan, ano daw po ang tawag sa pagtatanggal ng
mababang parte o branch po ng ating tanim para magkaroon ng vine ito sa taas at ma-develop po ang ating trellis. Ito by A, vine training; B, pruning; C, trellising; D, marketing. Ayan, sa mga nasa Facebook Live po, wag pong i-comment yung mga sagot po ninyo kasi baka mabasa yan ng mga kaklase ninyo. Ano? Ayan, for question number 2. When is the best or preferable time to harvest vegetables? Ayan, na tinalaka yan ni Sir Johnny Pasakyan kung anong oras ba dapat, no, mag-harvest ng ating mga gulay. Anong mas preferable time na hindi masisira yung kalidad ng ating mga gulay? Again, question number 2, when is the best or preferable time to harvest vegetables? Again, for question number 3, give one example of add-on feeds for organic chicken. Again, give one example of add-on feeds for organic chicken. Ayan, marami po tayong tinalakay na feed sources po para po sa ating mga manok at hindi lang po limitado sa binibigay po natin na mga ano, na mga feeds, ano? Of course, marami po tayong pwedeng pagkukunan ng mga pagkain ng ating mga manok. Ano-ano ba yung mga iyon, no? Kahit isang example lang po na pwedeng pakain sa ating mga manok aside sa binibili natin ng mga pellets or di kaya sa azola na pinapakain natin sa kanila. Ano-ano pa ba yun ang mga pwede nating mapakain sa ating mga organikong manok? Ayan, proceed tayo for question number 4. Why poultry houses should be constructed in an east-west orientation? Ayan, tinalakay din po ito ni Sir Johnny, ano? Bakit daw kailangan na ang ating mga pabahay sa ating mga manok ay nakatayo base sa orientasyon ng silangan kanluran or the east-west orientation? Ano nga ba yung dahilan, no? Or malaking rason kung bakit tinatayo natin ang ating mga poultry houses in an east-west orientation? And for our last question para sa ating pangalawang pagsusulit, give one example of an insect repellent plant. Okay? Ayan, marami ding na-share si Sir Johnny, ano, ng example ng iba't ibang pananim na pwede nating matanim sa ano, gitna, sa gilid, no, ng ating taniman para iwas sa mga insekto. Magbigay po ng isa lang na example or halimbawa ng insect repellent na mga tanim. Lohia, subsidyo, pagtubig at infrastruktura. Ayan, again, ulitin lang po natin sa ating pangalawang pagsusulit for our question number 1. It is called the removal of the lower lateral or branches to facilitate vine growth at the top of the trellis. A, vine training; B, pruning; C, trellising; D, marketing. Question number 2, when is the best or preferable time to harvest vegetables? Question number 3, give one example of add-on feeds for organic chicken. Question number 4, why poultry houses should be constructed in an east-west orientation? And question number 5, give one example of insect repellent plant. Yan na lang po, excited na po kayong matuto ng panibagong impormasyon ngayong araw. Ngunit gusto ko lamang pong batiin ang lahat po ng mga 4-Hers or the 4-H Club members ng Region 12
na nagse-celebrate ngayon ng Regional Youth Camp sa ATI Region 12. And ngayon po ang closing program ng ating 2022 Regional Youth Camp. At sino kayang probinsya ang mananalo at tatanghaling overall champion for this year's Regional Youth Camp? Ayan, atin nang alamin ang tamang paggawa ng organikong abono or fertilizer at composting ngayong araw at makakasama po natin via recorded video ang isang agriculture expert, no, mula sa bayan po ng Tupi, South Cotabato. Siya po'y isang TESDA accredited na assessor and trainer on organic agriculture production at siya rin po ang agricultural technologist ng bayan ng Tupi, South Cotabato. Mga kaibigan at mga kaagriskwela, narito na ang episode 11 ng SOA on Organic Agriculture Production. Pakinggan po natin si Sir Noel Del Monte. Magandang umaga mga kaagri. Sa muli, tatalakayin natin ngayon ang paggawa ng organikong abono gamit ang composting. Ang composting ay isang paraan ng pag-recycle ng mga iba't ibang mga residue ng ating farms. At dito, ating magagawa ang organikang abono gamit ang mga iba-ibang uring mga byproducts ng ating farm. Sa composting, ito ay aerobic, at meaning na meron talaga tayong ginagamit na hangin sa pag-decompose ng mga organic solid waste. So ito ay isang recycling na pamamaraan gamit ang mga iba't ibang klase ng mga waste natin. So meron tayong acronym para sa paggawa ng compost, ang COMPOST. Una-una is itong ating carbon-nitrogen ratio, na dapat meron talaga tayong carbon source at saka yung ating mga nitrogen source. Itong carbon source ay makukuha natin sa mga brown na wood chips o itong mga fruit waste, mga wood ash, no? At saka mga grass clippings. Ito ang ating mga pagkukunan ng mga browns. Ito ay 30 parts nito into one part lang na coffee grounds or vegetable scraps or manure or yung mga garden waste natin or yung ating mga legumes. Yung ating mga legumes ay pinaggagalingan din yan ng mga nitrogen source. So ito ang ating unang magiging ma-establish na pagagalingan ng ating mga substrates or yung materials natin. Ikalawa is isang ingredients din or essentials dito sa composting is itong oxygen. Kailangan nating merong hangin na makukuha to the oxygens para ma-form yung nitrate. Kasi pagka hindi ma-turn ang ammonia into nitrate, is mabaho po ang ating compost pile. So kailangan ma-convert natin yung ammonia to nitrite and also to the nitrate level na pwede nating magamit na ng ating mga halaman. The third is itong ating moisture. So dapat merong mabasang bahagi ang ating compost kasi ito ang magiging pagkain ng ating mga microbes. Kailangan basa siya until the level na meron siyang 8 to 10 drops as we squeeze ng ating mga compost pile. The fourth is yung ating particle size. Dapat merong mga malalaking nakasama na size for as a breeder niya. And then also yung merong maliliit na mga sizes na madaling ma-decompose. So mas marami yung maliliit na particles, mas madali nating ng bacteria na ma-consume yung ating pile.
Then letter O, itong no smell na or foul odors na magagaling sa ating compost pile. Kasi pagka mabaho siya, meaning ibang bacteria ang nagkukonsume sa ating mga sa ating compost. And then the fifth is yung or the sixth is yung site. So pwede natin gawin ito indoor or pwede din na outdoor. Then last is the temperature. So dapat maka-reach tayo ng 50 to 60 degrees Celsius para maging mamatay yung ating mga pathogens and some diseases seeds na andoon sa mga compost pile. So iyon ang kailangan natin na mga essentials ng composting. So kailangan natin yan. Bakit tayo magkailangan mag-compost? Una-una is tingnan natin na mamuhunan tayo sa lupa. Kailangan natin makita na yung lupa ay kailangan nating mapalago or mapapirtil for them to feed the plants. Yun ang pinaka-natural kasi kailangan na yung ating lupa ay mataba para yun doon manggagaling yung pagkain ng ating mga halaman. Hindi yung direkta na galing sa mga inorganic na fertilizer na nakakasama sa ating mga lupa. Nagiging acidic din yung ating lupa. And also the nature of the of our agriculture must be that you have to return what is being taken from the Mother Earth. Yun. So hindi niya na as to take care of the Mother Earth, kailangan nating i-take care din para mag-take care din siya sa atin. Ano bang benepisyo ng ating mga ginagawang mga compost? Una-unang benepisyo is ma-increase natin yung ating microbial activity. Dahil ito ay maraming microbes na kasama yung ating compost pile. So kailangan nilang ma-increase ito para madali silang magiging fertilizer. And then, ma-enhance din yung plant disease suppression. So, ma-suppress natin yung ating mga diseases through sa kanyang stages of decompositions. So, mamamatay sila. And also, it increases the soil fertility. Hindi titigas yung ating mga lupa. Dahil sa inorganic fertilizer, nagiging matigas ang ating mga lupa. And also, it increases cation exchange capacity. Kumbaga, marami kasi sa atin na hindi na nai-increase yung cation exchange capacity o yung electrical conductivity ng to absorb the nutrient of the soil wherein hindi na makaka-absorb ng ating lupa ng mga nutrient pa na galing sa iba sa ibang bahagi because of the pH level na acidic na talaga yung lupa. So makaka-improve itong ating organic fertilizers na ginagawa through composting. And also it improves soil structure sa clayey soils. So matigas yung clay soil natin, mapa-improve natin yan through introduction of this organic fertilizers. Also, retention din ng water sa sandy soils. Dahil sandy nga ang ating malakas yung seepage ng ating mga tubig, hindi nare-retain yung ating water. And lastly, it reduces bioavailability of the heavy metals. Kasi pag mataas yung heavy metals, is nakalalason din sa ating mga lupa kung mataas yung heavy metals. So yun ang dapat nating tingnan na mga benefits na pwede nating makuha sa paggawa ng compost. So merong mga tingnan natin na may mga area din na or ingredients na kailangan nating matingnan din sa in making the compost. Isa dyan is yung carbon. So dapat nasa suggested level lang tayo. Meron tayo tatawag na 30:1 ratio. So dapat 30 yung carbon natin para ma-meet natin yung ating required na heat para sa
microbial oxidations, no? So kailangan natin na-meet 'yon, no? Usually sa mga carbon source na materials is brown, yung mga clippings natin, yung mga tinatawag natin na mga remains natin na mga cutting sa farm, no? Yung mga rice straw, yung ating mga corn stubber, yun ang pwede nating gawin sa carbon source. At ikalawa, yung nitrogen. Usually, ang mga nitrogen ay mas mataas ang kanyang level na kinukuha, mas marami doon sa manures. Yung sinasabi ko kanina,